Magandang araw sa inyong lahat. Maayong buntag sa inyong tanan. Andito na naman si Ate Estela ninyo sa harap ng kamera para na naman makapagbigay ng isang impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Kaya ngayon guys, andito yung topic natin. Ang pamagat niya ay yung anim na rason. Bakit pobre ang ating bansa o Pilipinas? Baka doon sa wala pang hindi pa nakakaalam kung bakit hindi tayo talaga yumayaman, no? Nakagaya ng Japan. So, tignan natin sa anim na rason. Pero disclaimer lang po, ito po ay aking mga opinion at saka yung iba naman ay pagsaliksik ko, no? So, isa po itong educational pero may kasamang entertainment, no? Ano tawag dito? So, hindi po lahat-lahat na bagay, kundi iilan pong mga bagay na bakit hindi tayo umaasenso. Umaasenso tayo pero hindi talaga masabing yung as in mayaman talaga, no? Na, kagaya ng Japan na dati-rati ang Japan, napaka-pobre po, no? Kaya ngayon, nako, napakayaman. Pangalawa po sa buong mundo. Kaya tignan natin kung bakit ang Pilipinas ay hindi yumayaman. Pero malay natin, balang araw yayaman na rin yan, no? So, bibigay ko yung anim na rason bakit pobre ang Pilipinas, no? Ang pagkakaroon ng maraming pobre sa Pilipinas ay dulot ng maraming kadahilanan, no? Kabilang ang mga sumusunod, ito po ang anim na babanggitin ko. Number one, kakulangan sa oportunidad. Ano ba ito? Maraming Pilipino ang hindi nakakapagtapos ng pag-aaral o hindi nakakahanap ng trabaho na sapat ang sahod upang makatugon sa kanilang mga pangangailangan. So, yan po guys ang una, kakulangan sa oportunidad, no? Napakarami po sa atin kasing hindi rin nakapagtapos ng pag-aaral dahil walang pangbayad, no? Kaya mahirapan po silang maghanap ng trabaho. Kung isang lang po tayo, isang high school graduate lang po tayo, so mahihirapan tayo sa mga tinatawag na mataas na gusto nating pasukan. Kasi nga, nangangailangan ng mga certification na ikaw talaga ba ay college graduate. So, yung magiging natin kapag kulang at hindi tayo nakapagtapos, doon lang tayo sa mababa na trabaho. Kaya yan yung isa na bakit hindi yumayaman-yaman ang Pilipinas, kakulangan sa oportunidad, no? So, yung number two naman natin, kakulangan sa infrastruktura. Ano ba to? Naintindihan nyo ba ito, no? Infrastruktura, no? Kakulangan. So, maraming lugar sa Pilipinas ang hindi sapat ang infrastruktura tulad ng kawalan ng mga kalsada, no? Palengke at pabahay. No? Dahil dito, hirap ang mga tao na makahanap ng trabaho o makapaghanap na ang mabibili sa murang presyo. Kasi kulang nga siya sa infrastruktura. So, yan yung number two natin na kakulangan sa infrastruktura tulad ng kalsada, palengke, at pabahay. Pero alam nyo guys, ito si ngayon, si idol ko, si Bongbong, since naman ang father niya, dahil ako na may Ilocana, talagang idol ko yun si Marcos, no? Maalala ko noon, talagang pag nag-speech yan sa Lawag City, nung nasa high school ako noon, ay naku, nasa harap ako mismo niya, doon sa may paanan. Kasi taga taga Lawag City sila, man, no? Kaya pag merong mga event doon sa Lawag City, siya po ang speech si yung papa ni Bongbong, si Ferdinand Marcos. No, hindi yung junior, no. So, idol ko po 'yon. At saka ito rin si Bongbong, idol ko po rin 'to. Sana parang narinig ko na sinimulan niya na yung mga pabahay na marami. Parang nakikita ko dito sa TV namin, no. Sa kapag nanonood ako. So, 'yan. 'Yan yung number 2, kakulangan sa infrastruktura, no. At saka yung number 3 natin, kakulangan sa edukasyon. Ito na. No?
ang mga hindi nakakapagtapos ng pag-aaral ay mayroong mas mababang pagkakataon na magkaroon ng mas mas mababang tawag dito. Hindi makakuha ng magandang trabaho ang ibig kong sabihin, no? Dahil yun na nga, kulang sa edukasyon, no? Dahil dito, napakahalaga na magkaroon ng sapat na edukasyon para magkaroon ng mas magandang oportunidad sa buhay. So yan guys, yan yung number 3 natin, kakulangan sa edukasyon, no? Mahalaga talaga na makapagtapos ng pag-aaral, no? Dahil kung hindi, mas mababang pagkakataon na magkaroon ng mababa ang pagkakataon na magka ano tayo, magkaroon ng magandang trabaho, no? Kaya hindi rin tayo makakasahod ng malaki dahil yung trabaho natin is nasa mababa. So yung sweldo din natin hanggang doon lang din. Kaya kailangan natin ng sapat na edukasyon para magkaroon ng magandang oportunidad sa buhay. No? Yan yung number 3 natin. So yung number 4 naman na bakit pobre yung ano natin? Dahil sa corruption. No? Ito ay sarili kong ano, opinion, no, talaga, no, dahil nakikita ko. So, ang corruption ay isa sa mga pangunahing hadlang sa pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Napakatagal na ito. Ito ay nagdudulot ng kawalang tiwala ng mamamayan sa gobyerno at nagsama-sama na ang yaman sa kamay ng iilan. Samantalang ang karamihan ay naghihirap. So, yan po ang corruption, no? Yan yung corruption na tinatawag na parati natin na isang pangunahing hadlang sa pag-unlad ng ekonomiya sa atin. So, yan yung number 4, guys, corruption. At ang ano naman natin, ang panglima naman natin, hindi pantay na paghati ng yaman. Ano nga ba ito? No? Ang hindi pantay sa paghahati ng yaman ng isang malaking issue sa Pilipinas. Ang mga mayayaman ay patuloy na yumayaman samantalang ang mga mahihirap patuloy na naghihirap. Ito ay dahil sa kawalan ng mga policy kung sa English, no? Ito ang policy na nagbibigay ng sapat na oportunidad at proteksyon sa mga mahihirap. Yan yun guys, no? Sa kawalan ng ano, kakulangan ng policy. Kaya isan po yan, kaya hindi pantay ng paghahati ng yaman. Isa po yan sa issue sa Pilipinas. Yan yung panglima natin. At ang pang-anim na pan natin na bakit hindi yumayaman talaga ang Pilipinas, dahil naman ito sa kalamidad. Hindi naman natin talaga ito kasi hindi natin pwedeng kalabanin talaga ang nature. Pero isa po ito sa ang Pilipinas ay mayroong mataas na antas ng kalamidad tulad ng bagyo, no, baha, lindol at iba pa, no? Ang mga ganitong pangyayari ay nakakapagdulot ng malawakang pinsala sa kabuhayan ng mga tao, lalo na sa mga mahihirap na walang sapat na proteksyon at paghahanda. Kaya isa po ito sa ano sa atin talaga, yung kalamidad na tindag, lalo na yung bagyo. Pero alam nyo guys, yung bagyo sa Pilipinas, pumupunta yan sa Japan. Pag may bagyo sa atin, dito yan, dumadaan yan dito sa amin, yung patungo sa amin dito sa Japan. Kaya magkapatid pa rin itong Pilipinas at Japan pagdating sa bagyo. Kaya yan yung talagang ano natin, mayroong mataas na antas na ano, kalamidad tulad ng bagyo, baha, lindol at iba pa. Yan yung mga pangyayari na talagang nakakapagdulot ng mga ano, malawakang pinsala sa kabuhayan ng tao. So, hayan guys, yan yung pang-anim natin. At ang mga nabanggit na kadahilanan na naglalarawan ng isang malawak at komplikadong sitwasyon sa Pilipinas, ano tawag dito, at ito'y para masugpo ang problema ng kahirapan, mahalaga na magkaroon na sapat na edukasyon, oportunidad at pagpapatupad ng mga policy at programa na tutugon sa mga pangangailangan ng mga mahihirap. Yan po guys. So sana meron kayong mapulot na bakit sa tingin ninyo
na bakit hindi umuunlad talaga gaano ang ating bansa. Dapat maging parang Japan na rin tayo balang araw. Kaya yan guys, sinishare ko lang po sa inyo ang mga bagay-bagay na baka hindi nyo pa nalalaman na bakit ano, hanggang ngayon pobre pa rin ang Pilipinas. Hindi talaga tayo as in umaangat. Kasi kung mayaman na tayo guys, ito lang tandaan natin, hindi nalalabas ang mga tao sa Pilipinas para magtrabaho sa ibang bansa. Yan lang po. Dahil dito sa Japan, wala pong nagtatrabaho na kagaya sa atin na lahat lalabas para magtrabaho sa ibang bansa. Dahil sila po ay, ang sweldo nila ay tama po at saka meron silang mga trabaho talaga-talaga dito dahil mataas ang ano nila sa ekonomiya. Dahil sila ang pumangalawa sa Amerika na mataas ang ano, ang ekonomiya, no, ng bansa. Sana balang araw maging Japan na rin ang Pilipinas kung magkakaisa ang lahat. Lalong-lalo na kung mawala na ang korupsyon na tinatawag at ang magkaroon tayo ng sapat na edukasyon. No? So yan guys, yan yung anim na rason bakit ang Pilipinas hindi pa tayo yumayaman. Sana nagustuhan nyo yung ano natin ngayon at itong mga sinasabi ko, pawang mga opinion ko lamang at ang iba ay sinaliksik ko po. Maraming maraming salamat sa araw na ito. Arigato gozaimasu. Mata ne. Bye-bye.